Kumusta po kayo? Po, nakahiga lang. Bibit. Napakabigat po ng aura ninyo. Kailan po ba kayo nagka-ganyan? Isang buwan lang po ka. Kahapon, 31. Nakakalakal pa po ba kayo? Nakakatayo? Hindi po ba. Pakaramdam hanggang dito sa may isigura. Ang bilis po ng ano na? Ang bilis ng kulam na yan. Sino ba yung dalawang paa? May nakagalit po ba kayong kapitbahay dyan? Meron po. Na may dead na rin. Kita ko ngayon, ha? Siya po yung ano po, bata-bata? May edad na po. May edad na po. O, pero itong kagalit ninyo, pero parang ano, hindi pa matanda. Medyo bata-bata pa po. Nakagalit ko lang po dito yung pamangking. Yung kumulam sa inyo, yun yung matanda na. Ay, siguro po yun. Iniupa. Ano po bang dahilan ng ano na yan? Halitan na yan? Aka? Ano po bang dahilan ng halitan na yan? Ay, po yung nagkukwentuhan ng mga pamangking ko. Paggawan o kayo'y anuan? Wala po, hindi. Nasaan po yung tubig? Dadasalan ko lang. Taga saan nga po kayo ulit? Atimunan po. Atimunan? Saan yan? Rizal? Saan yan? Quezon Province. Saan po? Quezon Province po. Malapit sa Lucena. Ah, malapit sa Lucena. Salita, dadasalan ko lang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ako po ay humihingi sa inyo ng basbas. Pakihawak po ang tubig na to upang magkaroon ng visa at yung tao na iinom nito ay magkaroon ng kagalingan sa katawan at maproteksyonan sa pamamagitan ng iyong spiritual na kapangyarihan. Maraming salamat po, dakilang ama, sa paghawak ng tubig na to sa Torah Repotin ito Pera Rutas sa Torah Repotin sa Exia. Tubig, ite-test natin yung ano, yung kulam na yun. Pag ang tao may sakit spiritual, magbabago po ang lasa ng tubig, no? Magiging mapakla, mapahit, matabang, minsan naman sobrang tamis, mahalat. Akawak rin po yung anak ko sa tubig. Wala pong problema niyo. Sige po. Painumin niyo po yung ano, painumin niyo po yan, madam.
pag-asa? Manamis na miss po. Normal po ba sa inyo? Opo, yung normal na po ba inyo? Inumin niyo po ulit. Baka hindi pa po na-detect. Pagka ang tao may sakit espiritual, madidetect po ng tubig na yan na may dasal. Minsan mabaho nga yung ano niyan eh. Mabaho na mapaklan ng mga ano. May pagbabago po ba? May kaibahan po ba? Opo. Ano na ngayon yung lasa? Sa camera yung paa ng nanay mo, ano kapatid, ano first name mo, yung anak? Ha? Ano yung first name, yung maghahawak ng camera? Frances po. Francesca. Okay, Frances. Frances lang po. Frances. Okay. Okay, ano? Namamaga ba yan? Nakapagpa-check po ba kayo na... Nakapagpa-check po ba siya sa doktor? Ano ang sabi doon? Normal. Normal? Wala kayong diferensya sa ano? Sa kidney o kaya sa ano? Wala na po. Na laboratory po ba kayo? Opo, opo. Frances, yung tubig na yan na may dasal, huwag niyong paubusan ha. Pag konti na lang, dagdagan ulit ha. At pwede mo yung pangpunas. Ipunas niyo yan sa ano, sa paa niya. No? Maramdaman niyo po yung ano diyan, yung tawag dyan, yung alibyo, no? Mararamdaman nyo po yung alibyo. Pagkatapos natin mag-usap ngayon, ipunas nyo yan sa, ano, Frances, ipunas mo yan sa paa ng nanay mo, ha? Narinig mo ba ako? Apa. Okay. Tapos, siya umiinom, yung tubig na yan ang laging ipaano mo sa kanya. Ipainom sa kanya. Ano nga yung first name niyo po uli, madam? Lubiminda po. Lubiminda? Opo. Okay. Papahawakan kita ngayon sa aking mga gabay ha. Alisin natin yung kulam na yan. Maniwala ka lang po ha. Paniwalaan nyo lang po. Pataasan nyo lang po yung paniniwala ninyo ngayon. Ano po? Manalig po kayo sa Diyos. Sambitin niyo po ang Diyos ngayon. Manalangin po kayo sa Kanya. Hilingin niyo po ang inyong kagalingan, kalakasan sa katawan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, no ha? Kailangan pataasan niyo ang sarili, ang paniniwala niyo ngayon. Yung mga gabay ko, mga arkanghel, no? Sila ay aking mga katuwang sa aking paggagamot. Papahawakan kita ngayon. Pumikit ka po. Pumikit ka. At dyan sa pagpikit mo, sambitin mo ang Diyos. Magdasal ka. Huwag kang dumilat hanggat hindi ko sinasabi ha. Hanggat hindi ka natatapos na humiling ng lahat ng gusto mong hilingin sa kanila. Pag naramdaman mo na sila, hilingin mo yung kagalingan, kalakasan sa katawan mo. Naririnig mo po ba ako? Hilingin niyo po yun ha, lahat ng kabutihan, lahat ng mga mabubuting bagay, pwede po kayo humiling ng grasya, no? At pinaka-importante po sa lahat, humingi po kayo ng kapatawaran sa Diyos para po pagalingin po kayo agad. Nakadepende po ang inyong kagalingan sa inyong paniniwala, no? At pagbalik-loob sa Kanya.
Saglit ha, pakiusapan ko lang. Diyos amang magapangyarihan sa lahat. Ako po yung humihingi sa inyo ng pahintulot upang pakiusapan ko aking mga gabay upang hawakan ang taong tong kausap ko ngayon upang alisin ang kanyang karamdaman sa katawan at mabigyan siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang katawan. At kung sino man yung gumawa o naglagay ng sakit espiritual na yan, ay sana po dakilang ama, alisin niyo po ito. Maraming salamat dakilang ama sa inyong pagpayag. Mga gabay, ako'y nakikiusap sa inyo. Puntahan niyo po ang taong to na nangangailangan ng inyong tulong, nangangailangan ng inyong kapangyarihan sa kagalingan. Alisin niyo po ang lahat ng kanyang dinaramdam ngayon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan sa katawan po. At kung sino man yung naglagay ng sakit na espiritual na yan sa kanyang katawan, kayo na po ang bahalang pumarusa sa kanila. Mga gabay, maraming salamat mga gabay sa inyong pagtugon. Aling Lubiminda, pakiramdaman niyo po ngayon. Hahawakan po yung ulo ninyo, yung balikat ninyo at buong katawan ninyo. Lalong-lalo na dun sa paa ninyo. Ayan na po, dumating na po yung isa. Yan, nararamdaman niyo po ba may mahawak sa ulo at balikat ninyo ngayon? Pakiramdaman niyo po, pataasan niyo po yung paniniwala ninyo. Yan, dumating na yung dalawa, nasa kaliwa at nasa kanan ninyo. Sabihin niyo po lahat sa kanila. Lahat ng mabubuting bagay, hilingin niyo po ngayon. Hinahawakan po yung paa ninyo ngayon. Pakiramdaman niyo po yung paa ninyo ngayon. Sige po, sabihin niyo po lahat. Lahat ng mabigat yan sa puso at isipan ninyo. Sabihin niyo po lahat yan sa kanila. Sige po. Dilat inyong mga mata. Okay, aling Lubimin, naramdaman niyo po ba ang paghawak nila sa inyo? Oh, yan. Kayo po'y nahawakan, wag po kayong mag-expect ng instant po, no? Kayo po ay nahawakan, ibig sabihin po niyan, malaki.
po ang tsansa na kayo'y gumaling, kayo'y makalakad ulit. No, habang may hininga po tayo, huwag po tayong mawala ng pag-asa, magdasal po tayo lagi. Madam, ang kagalingan nyo po ay nakadepende po sa inyong paniniwala. Kailangan nyo po ipakita sa Diyos na kayo nagbalik loob. Kailangan nyo po ipakita sa Kanya na kayo nanampalataya upang kayo ipagalingin. Naintindihan nyo po ba ako? Nasa dasal nyo po, magmumula ang inyong kagalingan. Gawin nyo po lagi. Ha? Madam? Magdasal po kayo. Hilingin nyo po lagi sa Kanya. Hilingin nyo po lagi sa Kanya ang inyong kagalingan. Lalong-lalo na po dyan sa anak ninyo kung sino man yung nagbantay sa inyo. No? Manalangin po kayo. Paniwalaan nyo po na kayo'y gagaling. Walang ibang makakatulong sa inyo. Walang ibang makakatulong po sa inyo kundi ang Diyos at yung sarili ninyo. No? Sa pamamagitan ng paniniwala ninyo, yung buong pusong paniniwala. Ano po? Magdasal po kayo lagi, ha? Yan lang po yung sandata natin upang tayo'y gagaling. Frances, pwede ba kitang makausap? Inalay mo, alagaan mo, ha? May chance pa siya na makakalakad, ano. Kasi nahawakan siya ng mga gabay. Naramdaman niya po yun. Yung tubig, marami na po ang gumaling dyan. Paniwalaan mo lang, ha? Ipahit mo, ipunas mo dun sa paa niya. Huwag mo lang paubusan. Kung nangyari na naubos, nakalimutan nyo, magpicture ka lang ng tubig. Send mo sa akin at dadasalan ko ulit. Marami na po ang gumaling sa tubig na yan. Maniwala ka lang, lalong-lalo ka na ikaw yung nag-aalaga sa... No, lalong-lalo ka na ikaw yung nag-aalaga sa nanay mo, ha? Ilan ba kayong nag-aalaga dyan? Ha? Tatlo kayong mga kapatid. Sabihan nyo yung mga kapatid nyo, no, mga kapatid mo, na paniwalaan yung tubig. Ipahid nyo lang sa paa niya. Marami na po ang gagaya niya na mas malala pa sa sitwasyon niya. Nakalakad po sila. Basta't buo lang po yung paniniwala at pananalig sa Diyos. Kasal po kayo lagi. Kayong magpamilya.